Hi guys, konting good day muna bago ang lahat. May konting tips lang to kung ang mga motor nyo ay nawala ang kuryente. Tara na, samahan nyo ako. Ito yung guys, ang motor na yan. Pinang baklas-baklas na yan ko na yan kaya para hindi na tayo magtagal. Dahil wala akong cameraman. Isang kamay lang hawak ko. Ito na yon. Yan. Ito, pinakamahalaga. Kailangan natin ito ng test light. Ito, nilagyan ko na rin siya ng sakit para sa testing ng 4-pin. Lagyan natin siya ng 4-pin CDI. Ito kasing unang nakalagay dito, 5-pin CDI. Green ang code ng kanyang hawakan. Unang gawin natin guys, pinaka-check natin to. Unang gawin ang susian, kaya dito nag-umpisa lahat eh. Pag wala tong susian, hindi talaga andar nyo ang motor nyo kung hindi kagana. Ilagay na natin sa negative supply ng battery. Yan, negative supply ng battery ang clamp ng ating test light bago itong i-check natin kung may positive supply dito sa sa ignition. Ito ang ignition niya, naka-on. I-check natin kung ang kulay pula mayroon. Iyan, mayroon kulay pula, ang kulay itim. Ito yung accessory wires niya. Oh, mayroon din, ibig sabihin okay itong ang kanyang supply sa accessories galing battery. Pangalawang gawin natin itong black white kill switch. Dito na rin yung sa CDI dito nakakonekta. Dapat pagtusok natin dyan, tusok natin sa CDI sa black white. Yan, lagay natin black white. Nakatusok to sa CDI ha, black white, bago nakadikative. Black white. Ay, positive lang natin guys. I-positive natin to ang ating C-clamp. Ang clamp ng sa positive natin i-clamp. Yan. Pag off ng susian, dapat mag-ilaw siya. Ibig sabihin, okay yan. Nag-ilaw siya oh. Naka-positive tayo ng battery. Nag-ilaw sa black and white. Kailangan pag on yan, mawala. Para ibig sabihin na pasukan na ng positive supply itong ibig sabihin mamatay ang motor. Yan, kita nyo nawala na. Yan, ibig sabihin niya good yan ang susian niya. Hindi to grounded, hindi ang kanyang black white ang kill switch. Na-check ko na to kanina guys. Wala talagang itong supply ng black red na linya na to, galing to sa doon sa magneto side. Ito ang primary coil sa mga ganitong motor. Hindi naman lahat ng motor pareho ang code ng wiring. Search nyo rin kung gusto nyo mag-DIY, search nyo rin kung anong kulay, search nyo sa Google. Dadaling kayo sa ni Google sa iba't ibang sanga ng social media. Basta ito lang guys, ito lang yung pinakaano nyo. Ito talaga kanina pag check ko, wala talagang power. Dito pinutol ko na sa dito. Ito galing sa sa primary, galing magneto. Yan, primary. Ito na yun, doon pababa. I-check, simple lang mag-check nito guys. Maglagay lang kayo ng wire. Pero hindi naman to, kasi hindi naman medyo makikita masyado kahit mano. Pero kung sobrang nipis na rin ang binibigay na power nito, ganyan lang yan. Tapos i-kick nyo, wala kasi ako manog-kick. I-kick nyo lang dito yan. Kung may mag-spark-spark yan habang kakik kayo, kahit kunting spark-spark lang, okay yan ang primary. Ito ang primary supply, okay to. Pero
pag-test ko kanina, wala talaga, isip, pinasipa ko na dito ng masamayari, wala talagang supply. Kaya ito, okay, wala na to supply. Kung walang supply yan, may isang paraan pa o dalawang paraan pa nga, pwede depende rin sa may-ari o magpalit siya ng magneto ng primary coil, magpalit siya ng primary coil o mag-convert siya ng 4-pin CDI. Pero mas maganda siguro 4-pin, magpalit lang tayo ng 4-pin CDI para makatipid. Mahal din kasi ang isang seat na ano, magneto. Saan nandito ang premium ito? Ito guys, subukan natin i-convert. Ito may naka-series na ako dito, may naka-Y. Yan guys, convert na natin sa 4-pin CDI. Pero baka mag-convert kayo guys, hindi lahat na 4-pin pare-pareho ang ano, coding ng ano, linya dito. Ito example lang to sa ano, kung mag-convert kayo ng 4-pin, kung nabili nyo ay lipan 110, yan, ganitong wiring lang yan para medyo makatipid na rin kayo kung magpalit kayo ng 4-pin CDI kaysa sa magbili kayo ng ano, primary coil, lalo na kung isang seat dala na ang kanyang mga ano, wiring sa anong tawag dyan man, isang seat na ng ano baga ng primary, pati ng mga ano nya, ng charger ng battery, doon naka ano kakabit ito. Ito guys, sa pag 4-pin ano nito, i-convert natin sa 4-pin dahil wala na, para makatip, wala na ang kanyang primary source. Ito pag pinarupin natin ang source nito, nasa ano na lang, nasa battery at battery charger. Ang charger niya yung nakasangasanga na charger, sa ang charger nito, yun, dito ang charger, makikita ito. Ito ang charger niya. Yan, regulator niya, yan charger. Ito guys, ang pag-convert, itong sa taas, apat lang itong ano niya, ang wire ng mga 4-pin, apat lang din ang pin nito. Kaya nga 4 eh, 4-pin. Apat lang ang wire. Ito, ang sa taas na dito, ito. Yan, ito. Ito ay nakalagay sa ano, pick up. Napilin natin ang pick up dito. Ito, kulay, ang ganito, mga ganito mga motor. Blue-white. Yan, pick up blue-white. Itap lang natin yan sa blue-white. Tapos, dito sa baba ng ganitong 4-pin, dito sa baba ng blue-white sa pick up, ay automatic yan. Ano, sa baba niyan ay ground. Basta lipan 110 na CDI. Iba rin ang sa XRM kasi na CDI. Kahit 4-pin yun, iba ang wiring nito noon. Ito ang sa baba ng pickup na to, ground. Ang ground, automatic, lagay din natin sa ground. Diyan, lagay natin sa ground. Bago, sa taas na portion nito, ito, yan to, sa taas na portion, supply siya ng ignition. Ignition na dito siya naka, dito natin ilagay yan sa ignition, dito ilagay natin sa ano, yan, black yellow galing ignition. Ito naman ang sa ilalim ng ignition, yan dito, positive supply to sa ilalim ng ignition. Ilagay natin dito sa ano,
accessories wire sa positive ng sa bat o diretso muna sa battery. Pero mas maganda ilagay niyo dito sa accessories wire kung anong accessories wire ng motor ng kulay. Ito ang nagpasok sa dito sa makikita niyo naman yan sa susian, nagpasok siya ng kulay pula. Tapos pag on mo, lumipat ang dito sa kulay itim, ibig sabihin kulay itim. Itim ang kanyang accessories wires, ang positive supply itim. Ito ay connect lang natin to sa ang positive sa itim. Yeah, okay na yan. Ganyan lang yung wiring ng 4-pin kung mag-convert tayo ng 4-pin. Pero pwede naman to dito pero ito pan-testing ko lang to ano na to. Pero kung makabili ang may-ari ng 4-pin CDI, pwede naman yan ipaslak, paslakan lang yan dito. Kaso itong ano, itong black in white, black in red, putulin nyo na to. Condemn nyo na tong papunta sa magneto bago andito, itap nyo sa accessories sa kulay black sa positive ng motor nyo itong ano. Ayan, paslakan na yan dito. Pareho naman tong sakit nila, pero depende rin sa may-ari kung magbilisan ng diretso na sakit. Pero pwede rin paslakan dito, pero mag-convert ka pa ito, ibang ano mo to. Ito ang ilagay mo sa putulin mo ito, ilagay mo sa positive supply. Yan, okay na yan. Pero guys, hindi diyan nagtatapos ang ano, kahit okay na to, subukan natin pa andar. Yan. Kung andar ba ito. Convert natin sa 4-pin. Yan. Subukan natin on susi. Yan. Guys, isang click lang, andar agad, patayin natin yan. Pero hindi dyan nagtatapos ang pag-convert natin ng 4-pin dahil ang 4-pin kakuha sa ng source primary parang ano niya, positive source sa regulator at battery. Paano kung wala tayong battery? Subukan natin i-disconnect ang battery. Disconnect natin ang battery. Kahit anong ano dito. Yan, disconnect natin ang negative o positive man. Pag disconnect natin ito, dapat aandar pa rin. Naka-disconnect ang battery natin. Dapat aandar pa rin siya dahil may regulator pa tayo. Ito, may regulator pa. Yan. Ibig sabihin na andar pa rin yan kahit walang battery. Subukan natin. Yan. Ibig sabihin, okay. Okay yung regulator niya. Gabigay ng supply dito sa CDI. Pag pinaconvert nyo kasi na baka battery lang ang source nyo at walang regulator, baka materikang kayo ba? Paglubat na ang battery nyo. Yun lang guys, yun lang mga tips ko sa pag-convert nitong ano, para makatipid ang may-ari kaysa sa magbili siya ng bagong primary supply dito doon sa magneto dahil wala rin yata nabibili na ano noon, yung parang primary source lang, hindi isang coil gid ang nabibili. Oh guys, yun ang bintahan dito sa amin. Yun lang guys, okay na ito, convert to 4-pin. Yan. At kailangan guys, pag magtama lang ang ano nyo, ang dapat tama rin ang pagka-convert nyo dahil ang ibang mag-convert hindi rin namamatay sa susian. Dapat kayong mga customer mapagmatsyag din, dapat napapatay sa susian. Halimbawa ito, nag-convert tayo ng mayroon ako kasi dito nagawa, nag-convert sila pero hindi namamatay ng ano, susi. Ito, subukan natin on. Yung naka-on ang susi ha. Yan. Off. On. Yan, andar sa diba? Bago, i-off natin. Yon, patay. Ayos na yan guys, basta ganyan, na-off siya dito. Ang iba kasi pag-convert nila nito, hindi na-off.
Masunod lang natin ng wiring nito, okay rin. Yun lang guys. Salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat.